Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Mga kapatid, sama-sama tayo mag-alay at magpasalamat sa ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno na kanyang dalhin ang ating mga panalangin at pagsamo sa puso ng Ama. Sa misa ding ito, ipagdasal natin ang ating bayan. Sa araw na ito na tayo'y pipili ng mga pinuno, ng mga tagapaglingkod ng ating barangay, gabayan nawa tayo ng Espiritu Santo upang ang mga tunay na maglilingkod, ang mga tapat na maglilingkod, ang siyang piliin at tayo din maging mga responsabling mamamayan na may tunay na malasakit sa ating bayan. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, humingi tayo ngayon ng tawad sa Diyos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan. At gawin mong mahalin namin ang iyong mga kautusan upang sa mga pangako mo kami maging dapat makinabang. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi na tayo alipin ng likas na hilig ng laman, kaya hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa laman. Sapagkat mamamatay kayo kung mamumuhay kayo sa laman. Ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga gawa ng laman, mabubuhay kayo. Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Sapagkat hindi kayo tumanggap ng Espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot. Ang tinanggap ninyo ay Espiritu ng pagiging anak. At ito ang nagbibigay sa atin ng karapatang tumawag ng Ama, Ama ko. Ang Espiritu nga ang nagpapatotoo, kasama ng ating Espiritu, na tayo'y mga anak ng Diyos. At yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo'y nakikipagtiis sa Kanya, tayo'y dadakilain ding kasama Niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating Panginoong Diyos gaway magligtas na lubos. Ang ating Panginoong Diyos gaway magligtas na lubos. O mag-alsa sana ang Diyos, ang kaaway pakalatin, at ang mga namumuhi tumakas sa kanyang piling. Ang lahat ay nagagalak, natutuwa ang matuwid sa harapan nitong Diyos, galak nila'y di malirip.
ang ating Panginoon Diyos gaway magligtas na lubos. Ang Diyos na naroon sa tahanan niyang templo, tumitingin sa ulilat sanggalang ng mga balo. May tahanan siyang laan sa sinumang nalulungkot, ang bilanggoy hinahango upang sila ay malugod. Ang ating Panginoon Diyos gaway magligtas na lubos. Purihin ang Panginoon, ang Diyos nating nagliligtas, at may dala araw-araw ng pasanin nating hawak. Ang ating Diyos ay isang Diyos na ang gawa ay magligtas. Ang Diyos ang Panginoon, Panginoon nating lahat. Sa bingit ng kamatayay, hinahango tayo agad. Ang ating Panginoon Diyos gaway magligtas na lubos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagtuturo sa isang sinagoga sa araw ng pamamahinga. May isang babae roon na 18 taon nang may karamdaman, gawa ng masamang espiritong nasa kanya. Siya'y hukot na hukot at hindi na makaunat. Nang makita ni Jesus ang babae, tinawag niya ito at sinabi, "Magaling ka na sa iyong karamdaman." At ipinatong ni Jesus ang kanyang mga kamay sa babae. Noon din nakaunat ito at nagpuri sa Diyos. Ngunit nagalit ang tagapamahala ng sinagoga, sapagkat nagpagaling si Jesus sa araw ng pamamahinga. Kaya't sinabi niya sa mga tao, "May 6 na araw na inilaan upang ipagtrabaho. Pumarito kayo sa mga araw na iyan upang magpagaling at huwag sa araw ng pamamahinga." Sinagot siya ng Panginoon, "Mga mapagpaimbabaw, hindi ba't kinakalag ninyo sa sabsaban ang inyong baka o asno at dinadala sa painuman kahit araw ng pamamahinga? Ang babaeng ito na mula sa lipi ni Abraham ay ginapos ni Satanas sa loob ng 18 taon. Hindi ba dapat na siya'y kalagan kahit na araw ng pamamahinga?" Napahiya ang lahat ng kalaban ni Jesus sa sagot niyang ito, at nagalak naman ang madla sa mga kahanga-hangang bagay na ginagawa niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinabati din po natin ang mga kasama natin online, lalo na po mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng misa dito sa atin sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sa maigsing kwentong ating narinig ngayon,
papapatanong tayo, sino ba talaga ang sumunod sa utos ng Diyos? Narito si Jesus na nakakita ng isang babaeng may sakit ng 18 taon na nakakunot na, hukot na hukot at hindi na makaunat. Samantalang narito naman yung tagapamahala ng sinagoga na nagalit sapagkat lumabag si Jesus Nazareno sa araw ng pamamahinga. Opo, para sa mga Hudyo, ang araw ng pamamahinga ay sagrado. Hindi ka dapat gumagawa ng kung ano-anong bagay. Kahit maglupi ng pinaghigaan mo, magwalis, kahit magluto. Kaya naalala ko noon sa Israel ay kapag Sabat, walang masyadong mga bukas na restaurant. Maging doon sa tinitira namin ay niluto na ng Biyernes yung kakainin sa Sabado at bahala ka ng mag-init dahil walang magluluto dahil araw ng pamamahinga. Ito'y batay sa kanilang paniniwala na ang Diyos ay namahinga matapos likhain ang sandaigdigan. Kaya nga't ang katwiran ng mga Hudyo, kung ang Diyos ay nagpahinga, ang tao din ay dapat magpahinga. Ngunit narito si Jesus na sa mga mata nila'y gumawa ng isang bagay. Ngunit ano ba ang ginawa ni Jesus? Nagpagaling, nagmalasakit, tumulong. Tumulong sa isang taong 18 taon nang nahihirapan. At ang ginamit pangang larawan ni Jesus sa Sareno, 18 taon nang nakagapos kay Satanas. Kaya nga't sinasabi niya sa mga taga-sinagoga, ito ba'y taliwas sa utos ng Diyos? Ito ba'y kabaligtaran ng ginawa ng Diyos? Opo, na mahinga ang Diyos ayon sa banal na kasulatan. Pero natitiyak natin, hindi namamahinga ang malasakit ng Diyos. Hindi nagpapahinga ang pagtulong ng Diyos. Kaya nga kayo narito, kaya tayo nagsisimba. Kaya nga dito sa Quiapo, kahit hindi Biyernes o Linggo, marami pa rin tao. Marami pa rin pumupunta sa Kanya. Kasi alam natin, hindi nagpapahinga ang pagmamalasakit ng Diyos. Siguro nga, may mga ibang gawaing dapat ipahinga natin. Lalo na tuwing Linggo, tuwing araw ng Panginoon. Pero kailanman, hindi nagpapahinga ang ating pag-ibig, ang ating pagtutulungan, ang ating awa at pagmamalasakit. Kaya nga't sa bandang huli, sino ba talaga ang sumunod? Si Jesus Nazareno na parabagang lumabag o yung mga taga-sinagoga na hindi naman pala puspos ng malasakit. Sumusunod lang sa batas pero walang malasakit. Tumutupad lang sa mga utos ng Diyos pero walang pagmamahal. Ipagdasal din natin mga kapatid, pwede tayong magsimba pero walang malasakit. Pwede tayong magdasal, mamanata, magsakripisyo,
pero walang pag-ibig, walang pagtulong. Tandaan po natin ang pinakapuso ng pagsunod sa Diyos ay pagtulad sa Diyos. At kung meron man tayong dapat tularan sa Diyos, dapat tularan kay Jesus Nazareno, walang iba kundi pagmamalasakit, pag-ibig, at pagtulong, lalong-lalo na sa mga nangangailangan at sa ating kapwa. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, higit nating nauunawaan ng ating pangangailangan sa Diyos habang mas nakikilala natin siya ng lubos. Mulat sa ating kakulangan, manalangin tayo sa ating pangangailangan sa Diyos Ama. At ang ating tugon, palayain mo kami sa aming mga kahinaan, O Panginoon. Palayain mo kami sa aming mga kahinaan, O Panginoon. Ang mga pinuno ng simbahan, naway ibahagi ng buo ang kanilang buhay sa paglilingkod kay Kristo. Manalangin tayo. Palayain mo kami sa aming mga kahinaan, O Panginoon. Tayo naway maging bukas ang puso at makawala tayo sa ating pagkamakasarili upang sikapin nating iabot ang kamay natin sa ating kapwa. Manalangin tayo. Palayain mo kami sa aming mga kahinaan, O Panginoon. Atin nawang makita ang mukha ni Kristo sa mga dukha at naghihirap. Manalangin tayo. Palayain mo kami sa aming mga kahinaan, O Panginoon. Ang mga may sakit at yaong mga suliranin, naway mabigyan aliw at kasiyahan. Manalangin tayo. Palayain mo kami sa aming mga kahinaan, O Panginoon. Ang mga yumao naway mabuhay magpakailanman sa Diyos, manalangin tayo. Palayain mo kami sa aming mga kahinaan, O Panginoon. Patuloy nating ipagdasal ang kapayapaan sa Israel at Gaza na matapos na ang digmaan na magkaroon ng tunay na kapayapaan. Patuloy dating din ipagdasal ang ating bayan, magkaroon tayo ng ligtas, mapayapa, nahalalan. At ang piliin sana natin ay mga tapat at mapagmalasakit, katulad ni Jesus Nazareno. At atin ding ialay ang iba pa nating mga kahilingan. Panginoon Diyos, itinataas namin sa iyong pagkalinga ang aming mga intensyon. Pakinggan mong aming mapagkumbabang panalangin at gawin mo kaming mga lingkod mo na tulad ni Jesus na nakaririnig sa hinaing ng mga nangangailangan. Hiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Sa'yo, Ama, ito'y bunga ng ating.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tungayan mo ang mga alay na aming inihain sa iyong kadakilaan upang ang paglingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikadarangal. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon, siya ang salitang katuwang mo at kapiling noong ang lahat ng umiiral ay iyong likain. Siya'y sinugo mo para kami sa gipit palayain, kaya't siya'y kinalinga ng mahal na birheng na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kamtin ang sambayan ng banal para sa iyo. Pinagtiisan niyang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-aasang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas.
Kaisa ng mahal na Birheng Maria ay nanan Diyos, nagkabiyak niyang pusong si San Jose, San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Buong pag-ibig at galang natin ngayon tawagin ang ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagdigtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyo mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Hesukristo, puno ng malasakit at pagtulong sa atin. Ang Kordero ng Diyos nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Jesús, ilumínme aquí su gran puso thank you.
Announcement. Available na po ang espesyal na kalendaryo para sa taong 2024 ng ating parokya. Mabibili lamang ito sa ating parish office sa halagang 80 pesos. May karagdagang discount sa mga bulk orders. Maraming salamat po. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating Healing Mass and Service sa darating na November 2, Huwebes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa Information Guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tangin sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, maging lubos nawa ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa piging mong banal upang ang aming ginaganap ng lantaran ay siyang aming makamtang tunay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi at salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa mga tumutulong sa simbahan, sa inyong mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga tumutulong sa pagpapagawa at paglinis, pag-ayos ng ating simbahan. Salamat po sa mga tutulong pa. At salamat din po sa ating mga PPCRV, ang ating mga volunteers, lalo na ang ating mga kabataan din na bahagi ng paglilingkod ng simbahan. Wala silang pahinga ngayon dahil bagamat holiday, ay tumutulong sila para maging mapayapa, maging ligtas ang ating halalan. At salamat din po sa mga nagdadala ng bigas, dilata, noodles, at iba pang pang-ayuda. Sapagkat ang debosyon natin sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit, tumulong sa ating kapwa. Kailan may hindi nagpapahinga sa pagmamalasakit ang Diyos. Ang tunay na sumusunod kay Jesus Nazareno, tumutulong at nagmamahal katulad niya. Sumaiin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangako nila sa binyag
na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre,